I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people, hello words, and hello Philippines. It's me again, guys. Shout out sa lahat sa inyo dyan, mga besyang. Kung nakikita nyo mga kababayan, itong nakikita ko, yan po ay si Trillanes. Mm-hmm. So, base po mga kababayan sa kanyang statement, no? Ito po ay sa tingin ko may pag-aakusa, no? Kaya dating Pangulong Duterte, alam po natin itong mga issue na itong nakaraang araw, may mga nagpaplano sa destabilization. Alam nyo, no, itong nagsalita si ano ni binulgar nga ni dating ni ano ni AFP Chief Browner na mayroong mga retired personnel na ang nasa likuran. Ito naman si Trillanes, talaga namang parang pinupunterya si dating Pangulong Duterte. Alam nyo, katulad ng sinabi ko guys, mahirap mag-akusa pag wala po tayong malakas na ebidensya na yung tao na yun ang pasimuno. Mahirap na kasi baka marisbakan ka, sampan ka ng kaso, yun ang delikado, no? So, dahil dyan mga kababayan, basahin ko po sa inyo yung sinabi ni po ni dating Pangulong Duterte, no? Na sinabi niya doon guys, hindi siya involved sa mga ganyan. Well, alam po natin ito si Trillanes, kung natandaan niyo ang Magdalo, 'di ba, nag-akla sa mga 'yan. Alam na alam, no? Palibasa parang gawain siguro nila, no? At mahirap guys mag-akusa ng isang tao lalo't wala kang sapat na patunay. Mhm. Mamaya ririsbakin siya ni Tatay Diggs. Ganun talaga pag mga galit. Mm-hmm. So yun guys, basahin natin yung sinabi ni Tatay Digong. But before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update. Bye, babus. Mm? Kung ako itong pinupunterya, ay kakasuhan ko ito si Trililing. So ito mga kababayan ano, sa Pilipinas today. Maraming pinabulaan ni former President Rodrigo Duterte sa kanyang programa sa SMNI News nitong Lunes, November 6, na nakausap niya ang ilang retiradong general kung saan tinalakay nito ang isyu sa korupsyon na maaaring magpabagsak sa gobyerno. Agoy. So yan mga kababayan, ha. Ang sabi po dito guys, ha, Tatay Digong, wala akong kinalaman sa distab plan. Sabi niya, I really don't know how I was dragged into the destabilization plot. But you know, as a former employee of the government, I remember talking to some of the retired generals, sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. So yun, mga kababayan, at madiin niyang sinabi na wala siyang kinalaman. Well, siguro, hindi naman siguro forke nakikipag-usap ka, ay akusahan mo na isang tao. Sisi, no? Case? Palagay ko maliwanag naman na merong plano itong mga ibang puwersa na bumalik sa poder, no? By any means yan. Kasi if you're talking about Duterte and GMA, GMA has done it with President Erap, tapos ito naman si Duterte, ito, talagang hindi ito nakaranas ng buhay na wala sa poder. Kaya, parang hindi yan makahinga until makabalik sa poder. Plus, the fact na, under threat siya nung ICC, case. So, it's a matter of survival for him and physical freedom. Kaya, he has all the motives to do these things. So, yun. May motive, meron silang resources, tapos meron din silang opportunity kasi sabi nga niya as former president he can talk to retired and active generals, which he is doing, no? Pero sa experience namin, ano, sa nakikita ko ngayon, nasa agitation phase pa lang sila, no? If yung kung yung sa political component nakakasana sila, kailan sila gagalaw, nakikita nyo yung mga trolls, nag-agitate sila, naglalabas sila ng mga issues. Pero sa military component, I don't believe na doon na sila sa organ
organizing phase, no? Mm-hmm. Nag-a-attempt pa lang sila sigurong mag-recruit. Pero at this point, may influence ba sa mga active officers? Kasi ang sinasabi nila, karamihan naman daw involved mga retired. And once you're retired daw, malaki daw yung nawawala sa capability mo to stir up something like this. Ano ba yung naririnig-rinig mo? Well, that's true, no? That's true. Pero meron silang connection, mas malakas connection nila sa mga active na police. Oh, yes. Okay, active na police. And talagang ano sila, they continue to engage with them. Sa AFP, meron din pailan-ilan, pero nandun pa lang sa socialization, no? Yung closeness nila, yung network nila, is under doon level. Kasi iba yung pag ni-recruit mo na, pag nagkaroon na ng leveling, you're basically committing a crime. And ito si Duterte, ano yan eh, bukod sa duwag, siya wise siya, no? He will let other people do that. Kasi pagka siya na yung nag-recruit, alam niyang may prima facie case na against him. So, magle-layering yan. Ang hirap kasi pag-layering, tatanungin nila, saan ito? Sino ito? Di ba? So, yun ang problema nila. And nakita namin dun sa mga active, no? Kaya hindi nag-click yung grupo nila Duterte is primarily dahil pro-China siya. No? So, deal breaker yun. Now, why are we doing this? Ikaw parang nga, anong ginawa mo sa China? Sa China 16 and, times, diba? Sige nga. Duterte. So, he may be overestimating his influence dun sa mga active na AFP. The one thing good about yung sabihin mo ng premature declaration ni Chief of Staff si General Browner is na-preempt. Alam mo, may chilling effect yan pag nagre-recruit na, tapos biglang nasunog na. Ang hirap gumalaw. So, ngayon, kung sino man yung mga umiikot, lalayuan na yon kasi worry na yung mga tao sa mga ganong... Pero you're talking about agitation. Yeah. Kung ganang, anong cause yung nire-raise nila to agitate? Kasi sabi mo nga, nata-turn off sila dun sa stand ni President Duterte on the South China Sea. Alam nyo mga kababayan, alam na alam ni Trillanes ito. Kasi nga, di ba? Yung magdalo, di ba? Yung accusation niya sa dating Pangulong Duterte, aba parang imagination niya na lang. I don't think na magagawa naman di Tatay Digong siya, no, sa Marcos administration. Sa tingin ko, si Tatay Digong hanggang ganyan lang naman yan. Kasi, yung alam nyo sa mga edad niyang ganyan, may pagka ano na rin, makalimutin. Minsan, kung ano nang pinagsasabi. Alam, kilala natin ito si Trillanes. Anti-Duterte ito, tsaka galit ito sa dating Pangulo, mga kababayan. Ito yung issue yung doon sa mga yung pinalabas ni dati ni ano ni chief PNP chief ba ito EFP chief Browner na mayroon daw destabilization na mangyayari. Bakit hindi ko lang alam kung bakit si dating Pangulong Duterte ang kanilang pinupunterya. Hindi natin mahirap mag-akusa mga kababayan, no? As long as na wala tayong ebidensya, mahirap mag-akusa. So, but anyway, ituloy natin na pakinggan ito si Trillanes. Ganyan naman yan eh. Wala nang maniniwala dyan, mga kababayan. So, ano yung pwedeng ipang-recruit ng mga nag-agitate? So, nung una, ang ginagamit nilang tool is yung fixed term. Yes. Ng mga ano. So, yun, maraming na-dislodge na mga ano doon, mga senior officers. Na last year pa? Oo, pero na-correct yun. So, nawala yung ganong ano angulo. Next yung sa MUP na mabawasan ng sweldo, pero na-correct ulit ng Marcos administration. So nawawalan sila ng internal reasons for agitation. Kasi nga ano, in fact I wrote a thesis about this dahil based on my experience, on our experience, kailangan dalawa yan eh. May internal factors, may external factors. Yung internal factors, magdalo, ano yung mga issues sa loob? In our case, yung military corruption, state-sponsored terrorism, etc. Ito, yun nga, yung career advancement, tsaka moral and welfare. Pero na-correct eh. So, nawala yun. So, ngayon, they were hinging on
ito na lang, external factors similar to EDSA doon. So, yun mga kababayan, siyempre dahil dyan sa sinabi ni Trillanes, natural guys, pinagtatanggol din ni Senator Bongo, ang dating Pangulo, alam nyo matalik magkaibigan niya. So, pakinggan po natin yung kanyang sasabihin at siyempre mga besa. Abogado po ang ating Pangulo at alam naman po niya ang kanyang ginagawa at sa pagkaalam ko, hindi yan gagawa ng hindi ayon sa batas. Kung sino man po nagpapakalat ng fake news na yan, ay sila po ang dapat managot, no? Dati pong Pangulo, si Pangulong Duterte, alam niya po ano yung batas at alam kong sinusunod niya po ang batas. At hindi siya, knowing him, hindi po siya papasok sa mga ganong destabilization na plan. And of course, alam po yan ang armed forces. Sila po ang nakakalam yan. Meron naman tayong intelligence community. Sila po ang nakakalam kung may kinalaman si dating Pangulong Duterte sa mga nagpapakalat ng mga fake news na yan. No? And I'm sure, ako, kilala ko po si dating Pangulong Duterte. Hindi niya po style yung nire-respeto niya po ang democracy, nire-respeto niya po ang chain of command.